Investment loss is different from investment scam. Ha? Pag scam, ubos na kagad, wala na kagad, tatakbo na kagad yung pera ninyo. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. I'm your host, Arman Benko of the Colaico Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw sa inyo lahat. Saan man kayo sa mundo nanonood, this is the new medium, the new TV, the new broadcasting CBRC.tv, the virtual space of the future today. Our topic today, investment scams. How to avoid them? Seryoso ang topic natin ngayon eh. Investment scams and how to avoid them. You know, most of us doing financial literacy agree that growing your money through investing is the way to really achieve financial freedom. As long as you earn enough, sana from multiple sources of income, natuturo at nababanggit na natin yan noon, then binabantayan ng ating paggastos, you have and you follow the budget that you have set out, you have a written financial plan, mag-ipon, save, impok, magsube, pero lahat yan baliwala if one does not get into investing. May mga investments tulad ng mutual funds, VULs, UITFs, that allow you to grow your money without putting in so much time and effort kasi nakikibakas tayo sa kanila, sa mga mutual funds or sa UITFs. Ironically, this idea that you can grow your money without micromanaging your investments, yan ang nagbigay daan sa tingin ko at pagbukas ng pintuan para magkaroon ng maraming investment scams. Mas marami pa yatang scammer sa investments kaysa sa mga lehitimong entities that offer real, legit, valid investments. Mga mabilisan na senyales that it is an investment scam. Number one, pag quick, easy, and risk-free investments. Wala po yun. Ha? Lahat ng investments may risk. Sa risk nang gagaling ang kikitain. Investing is the discipline of managing, mitigating risks. The more risk you take, the higher potential returns. Pero pag kayo inalok 50% return in 1 week or miski na 10% return a week, miski na nga yung 1% a week, umiwas na ho kayo. Ha? Umiwas na ho kayo. Hindi ho maganda ang investments dahil dun sa laki ng inaalok. Mamaya, I'll get into that. Pangalawang senyales, mga mabilisang senyales or warning signs na baka scam to, pag kayo kumikita by way of recruitment. Yung more recruits means better business and more returns for you. Ha? Yung mga, ang unang hirit nila, open-minded ka ba? Di ba? Narinig yun na ba yun? Common ito sa mga networking schemes that rely on the number of recruits you introduce to the business. Ito mga fraudulent business models use first-hand testimonials ng mga sumali sa kanila to lure you to join and encourage others. Once convinced, they will require you malaking entrance o joining fee. Tapos yung product na binibenta, kung meron man, they claim ay mas mataas ang presyo compared dun sa mas kilalang established products. Kaya, kunwari, nakakamura ka if kasama ka dun sa network. Hindi naman lahat ng mga networking schemes ay scam, ha? But kung hindi nyo nakukuha yung supposed linkita ninyo, then malamang
eh nasa scam kayo. Pangatlo, yung kapag hineritan kayo, eh lahat naman nandito. Everyone is doing it. So, malamang, legit to. One big mistake of new investors is believing claims, testimonials. Pag minsan, meron pa mga endorser. Then, mabibilib ka sa husay ng pagka-sales stock. Una, ang scammer nga eh. Matamis talaga dilan yan. Yung sa mga endorsers naman, naalala ko noon, I had an interface with a politico, ngayon, full-time businessman na lang, si Manny Villar, former Senator Manny Villar. Sabi nga, pambihira yung mga nang sa-scam sa Facebook, nakalagay pa yung mukha ko, pangalan ko, as if ine-endorse niya yung investment scheme na yon. Si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, madalas magamit kasi ginagrab, kinakapture lang yung picture niya. Yung mga testimonials ng mga dati, walang-wala po ako, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, ito lang po ang inabot ko, ganito lang po ako dati, eh ngayon, de-auto na, ito na po malaking bahay, eh yung pala, nagpa-picture lang katabi noong kotse, nagpa-picture lang doon sa labas ng bahay, eh katabi ng mga gamit at bagay na yun, hindi naman pala sa kanila. I know of one networking company, ganyan-ganyan ang style nila. Isa pa, dahil yung humihirit, dahil kamag-anak, malapit na kaibigan ang nag-alok sa inyo, iisipin na, hindi naman ako siguro lulukohin ang tiyahin ko, yung beshi ko or BFF or best friend ko nandito. Malamang totoo ito. Eh, hindi nyo alam, lahat pala kayo, sabay-sabay na, nasa scam. So, last warning sign na malamang scam itong pinapasok nyo. Pag binamadali kayo, sumali o pumasok. Credible investments do not have limited offers. Scammers, they will rely on parang sense of urgency. O kaya magkakaroon ng mga technical explanation noong investment and yung hirit na special limited time offer. I have prepared and structured tonight's program. I made the presentation starting with understanding and accepting the fundamentals of investing. What is investing? Doon muna natin umpisahan para maintindihan nyo kung kayo masascam o hindi. Dito nyo ibalik. Investing is a commitment to use money. Ibig sabihin, hindi one time. Hindi ngayon lang. Kaya nga, hindi totoo yung mga limited time offer. Kaya huwag kayong magmamadali. On your end din, kayong mga nag-i-invest, tuloy-tuloy yan. From nag-umpisa to my 10-year-old kid to my 90-year-old mother. Commitment to use money. Tuloy-tuloy. Halos habang buhay. Second stanza, expecting to make more money. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Pakinggan nyo mabuti. Walang siguradong investment. Wala. Kahit magdebate po tayo till kingdom come, you are only expecting, hoping, praying to make more money. Pagkatapos mong mag-commit, ikaw ay umaasa lamang. Ang panabla dun sa walang kasiguraduhan ang kahit anong investment, yung pangatlo. Your investing should be based on long-term goals. Gano'ng kahaba yung long-term? Bigyan nyo ng panahon. 5 years pataas. 5 years pataas. So, miski na may pera kayo, limpak-limpak ang pera nyo o kaunti lang, ang unang itatanong nyo sa sarili nyo, gano'ng katagal ko ba pwedeng bigyan ng panahon para palaguin ito? Pag 4 years and below, huwag na ho kayong pumasok sa investing. Lagay nyo na lang po sa safekeeping. Patago nyo na lang po sa bangko. Eh, liit ng kita sa bangko. Eh, hindi ho nyo pwedeng irisko kung kakailanganin nyo yung pera next month, 6 months from now, a year or 2 or 3 years from now. Investing has to be long term. 5 years pataas. Kapag kayo nag-i-invest, apat, ang dapat handa kayo to expect. And
in these four possible things that can happen in your investments, whether ang pinasukan mo eh kilalang-kilalang investment, pamamaraan ng pagpapalago ng pera, ito ang popular ngayon, kumita noon, pumasok ka ngayon, tong apat na to pwedeng mangyari bukas. Lahat ng lihiti mo na investments, itong apat na to pwedeng mangyari. Sa apat na to, isa lang ang gusto natin. Yung una, make money. Nagpasok ka ng 100, nung nilalabas mo, 120. Kumita, lumago yung investment mo, yung pera mo. Yan. Yan yung gusto natin, di po ba? Pero yan ay isa lang dun sa apat that equally can possibly happen to any kind of legit investments. Ano yung pangalawa? Magrereklamo tayo. Not make money. Nagpasok ka ng 100. Nung kinukuha mo na, after 5 years, after 10 years, 100 pa rin ang binigay sa'yo. Di ba nagrereklamo tayo? Oh, doon sa mga hindi alam yung totoong ibig sabihin, definition ng investing. Ano ba yan? Yung pera ko? Hindi lumago. Eh, investment tong pinasok ko. Nangyayari po yan. Sa pangatlo, magagalit na tayo. Hindi lang tayo magrereklamo. Lose some of the money. Pasok kayo ng 100, nung kinukuha nyo, 60 na lang, 50 na lang, 40 na lang, mas mababa na. O, nagagalit tayo, di ba? Ano ba yan? Akala ko, lalago ang pera ko rito. O, akala. Kasi nga, you are only expecting. Walang siguradong investment. Pang-apat, ayan, magwawala na tayo talaga dyan. You lose all your money. Ah, sir, na-scam, na-scam. Iba po ang investment loss sa investment scam. I will repeat, hindi ko na po nilagay sa slide para matumutok ko kayo. Iba po ang investment loss sa investment scam. You can totally, completely lose all your investment in a legit legal investment. In that same investment can make you money, can just return your investment, can lose some, and can also lose everything. Ganyan po ang investment loss in a legit investment. Ano yung investment scam? Wala yung unang tatlo. Yung unang tatlo dyan. Automatic, pag investment scam, dun lang papunta ang pera mo to lose all your money. Investment loss is different from investment scam. Ha? Pag scam, ubus na kagad. Wala na kagad. Tatakbo na kagad yung pera ninyo. Okay? Kaya, tandaan nyo itong simple lang. Tatlo. Basic rules of investing. Tatlo lang yung rules natin in investing. Number one, invest with a clear purpose target timeline. Huwag kayong maglalabas ng pera pag hindi nyo alam ang inyong sarili ninyong purpose target timeline. Pangalawa, remember the cliche, do not put all your eggs in one basket. Invest and diversify. Pangatlo, the higher the return, the higher the risk. Low return, low risk. Huwag kayo maglalabas ng pera without a clear PTT, purpose target timeline. Ano yung purpose? Kung saan mo huling gagamitin, paggagastusan kapag lumago yung pera mo. Purpose. Pandagdag ba sa retirement? Pambili ba ng sasakyan? Pangbakasyon ba? Para sa bahay ba? Yung huling paggagamitan mo, paggagastusan mo, kapag lumago yung pera mo. Target. You should have a specific amount or percentage na kapag tinamaan nyo na yun, lalabas nyo na yung investment nyo. Hindi ho ito lahat pasok lang ng investment. Kailangan alam nyo rin kung kailan lalabas. And T, target, yan ang trigger para masabi kung ilalabas nyo o hindi pa ang inyong investment. Okay? Timeline. How long a time ang binibigay mo para lumago, para ma-commit yung target na inyong inaasam. Katulad ng sinabi natin kanina, long term, at least 5 years dapat. Okay? Purpose, target, timeline. Ito, actual experience.
paggamit ng PTT, Purpose Target Timeline. Ano yung purpose daw dito sa isang investment na to? Ah, pambili ng kotse. Yung car purchase. Magkano target amount? Simpleng auto lang naman eh. 1 million pesos. Bibilin ng cash yung sasakyan. 1 million pesos. Anong timeline? 5 years. Mula 2018, actual ho kasi to. 2018 hanggang 2023. Nakaplano, nakasulat. May malinaw na PTT. Mag-i-invest ako. By year 2023, yung binili kong sasakyan noong 2017, after 5 years, o 2018, pagpasok ng 2018, 2023, mapapalitan yung sasakyan. Okay? At yung pangbayad ko, cash. Kaya, anong pwede kong gawin? Option 1, mag-ipon ako ng 10,000 a month para sa loob ng 100 buwan, meron na akong 1 million pesos. Or, mag-ipon ako ng 16,666 a month. In 5 years, yung timeline ko, meron ako 1 million, mabibili ko yung sasakyan. Okay? For that purpose. We need to get into investing. Kasi yan, walang investments eh. Nilagay lang sa option 1, yung 10,000 sa ilalim ng umnan or the list is nilagay sa banko. Yung liit-liit ng interest, wala pang 1%. 16,666 pesos a month in 5 years or 60 months, meron akong 1 million pesos nasa ilalim ng unan ko, doon ko nilalagay, mabibili ko yung sasakyan na aking inaasam or the purpose that I have set it for. Ano nangyari? Pumasok sa isang investment. Using cost averaging, ano yung cost averaging? Yung regular amount, the same amount ang ini-invest at a regular frequency. Every first working day of the month, of every first day of the month, nag-i-invest ako 10,000 pesos. Saan nag-invest? Nag-invest sa Bitcoin. Bitcoin. So mula January 1, 2018, and every month, every first month of the every first day of the month, sunod-sunod na, laging bumibili ng 10,000 pesos worth of Bitcoin. Base dun sa option 1, it will take me 100 months. Pero dahil bumili ako ng Bitcoin, pag tumataas ang presyo ng Bitcoin, kumukonte ang nabibili kong Bitcoin. Pag bumagsak, dumadami ang bilang ko ng Bitcoin. Kaya every month, minomonitor ko kung magkano na ang halaga ng Bitcoin na aking nabili coming from the same 10,000 pesos a month. I was hoping, expecting that before 2023, at least 60 months, before 2023 or before 60 months, na nakapaglabas na ako ng 600,000 pesos, yung halaga ng Bitcoin na nabili ko, 1 million na. So hindi ako aabot ng 10,000 pesos 100 months para 1 million ang lumabas sa akin, para may 1 million ako naipon. Malamang 10,000 a month times 60 months o 600,000 ang total na lumabas sa akin, pero yung halaga nun, Bitcoin na nabili ko worth 600,000, 1 million pesos na. Okay? Sana nasusundan nyo, ha? Anong actual na nangyari? Noong January 2021, 37 months lang. 37 months, not 60 months. Yung 370,000, 10,000 a month eh, 370,000 worth of Bitcoins na nabili through the years, January 2018 to January 2021, ang halaga niya na 1 million pesos. Na-meet na yung target. What did I say about the target? That's your trigger to pull out your money. Pulled out, bought a Honda BRV. Simple car, brings me where I want to go. At the time of pandemic, nakabili pa ng bagong sasakyan. Okay? So, purpose, target, timeline. Very important. Pangalawa, invest and diversify. Do not put all your eggs
in one basket. Ngayon, sa akin po, ako na lang ginawa kong example. Ito po yung iba't-ibang pinaglalagyan ko ng pera, my portfolio of investments. May maliliit, may malalaki, mayroong regular na parang alkansya, laging hinuhulugan. Madalas ko pong gamitin yung cost averaging sa mutual funds, sa UITFs, at sa crypto. Okay? Mayroong mga isang mga malalaking bagsakan sa mga negosyo, sa direct stock market investing, sa mga pautang, sa corporate bond, pag-ibig fund. Ayan. Okay? So, ibig sabihin ng invest and diversify, meron kang iba't ibang klaseng pinaglagyan ng investment. Malaki, maliit, yung walang kinalaman sa isa't isa. Hindi po diversification yung iba't ibang cryptocurrency ang binili mo or iba't ibang mutual fund. Kailangan po magkaibang animal, magkaibang klase of investments. I will get into the types of investments. Pangatlong basic rule, yung risk and return. Katulad ng sinabi ko kanina, lalo na yung mga scammer sasabihin sa inyo, oh, low risk po to, walang risk dito. Eh, wag na, lalong wag kayong maniwala. Dahil magkakaroon lang ng return, kita o paglago, galing sa risko. Okay? So, relating risk, return, and what is investing, expecting only, pag pumasok ka sa high-risk investments, hindi ibig sabihin malulugi ka kagad. Lalong-lalo na hindi ibig sabihin scam. Ang scam, nanakawin yung pera mo. Pag sinabing high-risk, high-risk ang investment na yan. Stock market, napaka-risky dyan. Kasi nandyan yung malaking potential return. Pag malaking risk, malaking return. Low risk, low return. Okay? Ano yung sabihin pag pumasok ka sa isang high-risk investment? Simple lang. Yung inaasahan mo na malaking return, malamang hindi mo makuha. Mas malaki ang tsansa na hindi mo makuha yung pagpasok mo sa high-risk investment, mas malamang hindi mo makuha yung malaking return. Maaring mababa, maaring lagpas pa dun sa inaasahan mo. Kasi mas malaki ang tsansa yung inaasahan mo hindi makuha. Ano naman yung low risk? Pag pumasok ka sa isang low risk investment, malamang yung maliit na pinapaasa sa'yo, malamang makuha mo na. Maliit na nga lang yung pinapaasa sa'yo eh. Malamang makuha mo na yan. Low risk investment. Yun lang po. Huwag kayong matapat dun sa salitang risk. Katulad ng sinabi ko kanina, risk, you have to learn, manage, and mitigate. Hindi po yung tinatakbuhan. Kung gusto nyo lumago ang pera, pumapasok kayo sa investment, at kailangan nyo pumasok sa investment, then you have to learn and appreciate this thing called risk. So, pag-usapan naman natin sa ating pagbabalik, yung wrong behavior when investing. Bakit magbabalik? Papakilala ko muna. Nasaan programa ba kayo nanonood? Nasaan? Nasaan?